Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging top earner sa network marketing business mo. So as far as I remember, kasi pinakita sa akin ng Facebook memories, alam niyo ba yan, hinasa Facebook yung memories na ang unang beses na nag-top earner ako ay kung di ako nagkakamali is 2014. Yun yung nakita ko sa dati ko pa na company. Pero di ko alam, naulit yun pero ang tagal din bago siya naulit. And then dun sa mga sumunod ko na company prior, before dito sa current company na kinabibilangan ko ngayon, hindi na ako naging top earner dun. Tapos dito naman sa current company ko, naging top earner ako for 18 months consecutively. Yun ba yung tama dun? Tuloy-tuloy, every single month. Kasi yun yung, sa ngayon, ganun yung nire-record yung top earner sa amin. Hindi siya weekly, na monthly siya, every month. So, 18 months, yun yung record ko so far. Yun yung pinakamagandang record ko sa 7 years ko sa negosyo na to, sa industry ng network marketing. So, sa current company ko, 2 years pa lang naman ako dito. Pero, nagawa ko yun ng ganun kasi nga, 7 years na yung experience ko, sobrang dami na din. No, na inaani ko na lang kung ano yung mga natutunan ko before, lahat ng pinaghirapan ko before, inaani ko na lang siya. So, anong point ko, bakit ko to sinasabi? Yun ang ibig sabihin ng totoong top earner. Okay, ang totoong top earner is yung consecutive, hindi yung one time lang, twice, thrice, di ba? Hindi siya ganun. Ang totoong top earner is yung tuloy-tuloy na nagiging top earner. Kapag ka naging top earner ka isang beses, dalawang beses, pwedeng nakachamba ka lang. Okay, pwedeng nakachamba ka lang. Kailangan pa ulit-ulit mo siyang nagagawa. So, yun yung mga totoong top earners talaga. Yung consistent na nandun palagi sa listahan na yun. So, yun yung isi-share ko sa inyo sa video na ito kung paano ko siya nagawa. So, meron ako ibibigay sa inyo na 5 steps kung paano mo rin siya magagawa. So, step number 1, bakit mo gusto maging top earner? Ano yung reason mo? So, meron tayong iba't ibang mga reason kung bakit. And sa totoo lang, ako nung nagsisimula ko, anong reason ko? Wala lang, gusto ko lang may pagmalaki. Yun lang talaga yung reason ko. And that's fine, wala namang problema doon. Okay lang naman yun sa simula. Gusto ko na may mapatunayan sa ibang tao, pati sa sarili ko, na kaya ko talaga. So yun yung reason ko kung bakit ko gusto na maging top earner. So ikaw, alamin mo kung ano yung reason mo. Kailangan itong reason mo na to is yung talagang maging driving force sa'yo. Kumbaga, ito yung magtutulak sa'yo every single time pag naaalala mo na kailangan ko maging top earner kasi ganito yung dahilan. Tapos mapapahataw ka talaga, talagang manggigigil ka. So, kailangan alamin mo kung ano yan. Okay? So, sa case ko, yun nga, gusto ko mapatunayan sa sarili ko at the same time, yun nga, ma-pride ako. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga videos ko, yung reason why ko talaga noon, ma-pride ako. Ngayon, iba na eh. Nag-iiba-iba yung reason why natin as time goes by, once may mga na-achieve ka na certain degree ng success, pag nagle-level up ka, nag-iiba rin yan. Pero, dun muna tayo magsimula. Ganun ako nagsimula. Ma-pride ako. Ayaw ko na dumating sa punto na sabihin ng mga tao nag-reject sa akin at hindi naniwala sa akin, nabuti na lang hindi sila naniwala. So, hindi kaya ng pride ko yun. So, kapag iniisip ko yun, nanggigigil na talaga ako. Gustong-gusto ko na talaga na humataw. And at the same time, kapag kami mga nag-negative sa akin, kapag nininegative ako, mas nanggigigil pa ako dun. Okay? Mas gustong-gusto ko yung ganun. Hindi ko gusto yung, ano, hindi ako namomotivate dun sa mga salitang kaya mo yan, hindi ako namomotivate talaga sa ganun kasi alam ko naman talaga na kaya ko pero mas namomotivate ako sa mga taong nagdi-negative, sa mga taong di naniniwala. Ngayon, halos wala na eh, wala na. Halos wala nang ganun, namimiss ko na nga sila. Ganun talaga kapag ka na-achieve mo na yung success na gusto mo, doon lang talaga sila mananahimik eh. So ngayon, ikaw, alamin mo kung ano yung pinakang rason bakit mo gusto maging top earner. Kailangan maging klaro yan sa'yo. Step number 2, technical na tayo. Magkano? Magkano yung kailangan, yung minimum para ka makapasok sa listahan na yan? Okay, meron kasi mga company, depende sa laki ng kumpanya eh, top 100, top 50, top 20, top 10, depende sa laki ng kumpanya yung mga top na yan. Pero magsimula ka muna dun sa kung saan yung pinakang minimum para makapasok ka sa top earner na listahan. Hanapin mo muna dun, hindi naman kailangan, kasi pag kasi ang ginugol mo agad, top 1 agad, magandang goal yan. Kasi kahit naman ako, ang goal ko rin is mag-top 1 sa current company ko ngayon kasi hindi ko pa yan nagagawa. Pero ang pinakang importante pag nagsisimula ka na gusto mo maging top earner, magsimula ka sa pinaka-minimum para matulungan mo rin yung sarili mo na mapaniwala yung sarili mo unti-unti. Yung mga small success na kumbaga yung tinutukoy na ganun. For example, at the back of your mind, gusto mo talaga maging top 1 pero pwede mo magsimula sa top 10 kung top 10 yung listahan nyo or kung top 100 yan. Kahit ikaw 100 ka, nakapasok ka pa din out of thousands or even millions ng members sa kumpanya nyo, nakapasok ka sa 100.
Hindi normal yun, di ba? Hindi siya biro kahit papano. So yun muna, hanggang sa paangatin mo siya ng paangatin. So kailangan mong malaman, magkano ba yung minimum? So itanong mo sa upline mo, especially kung merong upline na top earner. Tanong mo sa kanya, magkano po ba yung ano, minimum na para makapasok sa top earner? Ngayon, pag sinabi niya yung minimum, hindi ibig sabihin yun yung hihit mo. Okay? Hindi ibig sabihin yun ang ihihit mo. Let's say sinabi niya, 50,000, pasok ka na sa top earner. Maka 50,000 ka sa isang linggo or isang buwan, pasok ka na. Hindi yun ang ihihit mo. Ang ihihit mo yung twice nun. Okay? So, yun yung hack dito sa ginagawa natin. So, for example, sinabi 50,000. Sa isang buwan, maka 50,000 ka, pasok ka sa top 100. So, ang ihihit mo 100,000. Bakit? Kasi most of the time, pag meron tayong ihihit na number, di natin nahihit yung eksakto eh. Ang nangyayari dyan, madalas, konti. Okay, halimbawa, hinit natin 100, 100K, isang buwan. Ang mahihit mo dyan, 80, 70, 60, ganyan. Ganyan yung mahihit mo. So, usually ganun. Napakadalang yung malalampasan mo siya, madalang siya mangyari. Possible yan na mangyari kasi nangyari naman talaga yan. Pero most of the time, ganun talaga. Mas mababa yung nahihit. Eh, kung ang minimum is 50K, tapos yun lang ang ginoon mo, 50K, base dun sa principle na sinasabi ko sa'yo, 50K, hinihit mo, ang mahihit mo dyan, 30, 20, 10, so yun yung sinasabi. Kaya doblehin mo siya. Gawin mong 100 kung ganun man yung requirement. So itanong mo sa mga upline mo na nakakapasok sa top performer or sa top earner kung magkano yung kailangan, tapos i-multiply mo sa 2. Yun yung i-hit mo. At doon ka lang talaga mag-focus. Yun lang muna, mag-focus ka lang muna doon. Hangga't hindi mo na-hit 'yon, huwag ka munang mag-iisip ng iba na Google mo agad top 5 naman. Hindi ka pa nga nakaka-top 10, top 5 agad. So doon muna magsimula. So number 3, set a goal. Computein mo magkano yung sales na kailangan mo para ma-hit yun. Ilang tao yung kailangan mo mapasali, ilang products yung kailangan mo mabenta. So, kukumputin mo talaga. Kasi sabi nga, di ba, hindi mo kayang kainin ng elepante ng isang buo. Hati-hatiin mo siya. Pero hindi ko nire-recommenda na kainin natin yung elepante. So, gumagawa lang ako ng point. Kumbaga, hindi mo mahirap kainin. Kahit naman na isang buong manok eh. Diba? Ang hirap kainin na isang buong manok, hati-hatiin mo. Pwede namang hati-hatiin. Wala naman nagsabi na kailangan isang buong mo kainin. Diba? So, ganun din pagdating sa goals. So, pag siset mo ng goals, kung halimbawa, 100,000 yan, o hati-hatiin mo. Magkano kailangan mo kitain per week? Magkano kailangan mo kitain per day? And even per hour, magkano kailangan mo kitain? So, pag nalaman mo na kung magkano kailangan mo kitain, so, per hour, per day, per week, at sa loob ng isang buwan, kung isang buwan man yung goal mo, o at least sa simula, bigyan mo yung sarili mo na at least 3 buwan para ma-hit mo yan. Ma-practice mo yung sarili mo na 100 yung ini-hit mo per month. Diba? Kasi hindi mo naman agad ma-hit yan agad-agad eh. Pwedeng mangyari, depende sa sipag mo, depende sa strategy na meron kayo. Yung pag-usapan natin yun mamaya. Pero at least bigyan mo yung sarili mo ng 3 buwan, 3 hanggang 6 months. Depende kasi kung nagsisimula ka pa lang or medyo matagal ka na din eh. Kung nagsisimula ka pa lang, bigyan mo yung sarili mo ng at least 6 months. Kung matagal ka na sa negosyo mo, 3 months or 1 month, pwede din. Depende. Depende rin sa resulta na meron ka na ngayon. So, hati-hatiin mo lang siya. Ngayon, kapag nalaman mo na kung ilan, yung pag nahati mo na, na-compute mo na kung magkano. So, ngayon, ang pinaka-importante na malaman mo, ilan yung kailangan mong kausapin para ma-hit mo yan. So, kailangan malaman mo yung numbers mo. Okay, this is a numbers game. Ang negosyo natin is a numbers game. Napaka-importante yung dami. Kasi sa pagdami ng mga nakakausap natin, doon tayo gumagaling. Okay, sabi nga ni Jim Rohn, what I lack in skill, I compensate with numbers. Ewan ko kung kilala niyo si Jim Rohn, one of the legends ng network marketing industry at mentor ni Tony Robbins, kung kilala niyo si Tony Robbins. Sabi ni Jim Rohn, what I lack in skills, I compensate with numbers. So, ibig sabihin niya doon is, kung hindi siya ganun kagaling, dadamihan na lang niya. Okay, daig ng masipag ang magaling. So, for example, ako at saka ikaw, halimbawa, ikaw, super galing mo. Super galing mo mag-close. Out of 10 na prospect mo, siyam yung napapasali mo. Diba? Power ka. So, out of 10 prospect na nakausap mo, 9. Talagang napapasali mo. Ganun palagi. So, ibig sabihin, 90% yung closing rate mo. Grabe. Power. Payaman. Diba? Tapos ako, kabaliktaran. Out of 10, isa lang yung napapasali ko. So, ibig sabihin, 1%. No, 10% pala. 10% yung closing rate ko. Sabihin na lang natin na ganun. Pwede pa rin kitang matalo. Paano? Ang kailangan ko lang gawin is kumausap ako ng 100 katao. So, paano nangyari yun? 100 katao. So, iulitin ko ha. 9 out of 10 ang napapasali mo. So, 10 nakausap mo, siyam yung napapasali mo. Ako, isa lang out of 10. Kung gagawin ko siyang 100 yung kakausapin ko, ilan yung mapapasali ko? 10. O ikaw, siyam lang. Talo kita. Diba? Yun yung ibig sabihin ng numbers game. Yun yung ibig sabihin na kung hindi ka magaling, damihan mo yung kausap mo. Kasi sa pagkausap mo rin na madami, doon ka rin gumagaling.
Okay? So, alamin mo, yun ang pinaka-importante kailangan mo malaman, ilan yung kailangan mo makausap every single day para ma-hit yung goal mo na yun. Kasi yan lang yung kaya mong kontrolin. Okay, yung numbers lang na yan, yung mga prospect na yan, kung gaano karami, yan yung control mo, directly control mo. Yung resulta, hindi mo control yan. Kasi hindi, sa mga prospect na makakausap mo, hindi mo rin alam kung sino sasali, sino bibili, hindi mo alam eh. Ang kaya mo lang kontrolin is yung dami ng taong i-approach mo kasi ikaw yung nag-a-approach. So, I hope nagigets mo kung ano yung sinasabi ko. So, dun ka mag-focus. Hindi sa goal, diba? Hindi rin dun sa mismong top. At the back of your mind, yun talaga yung gusto mo. Pero ang pinaka-focus mo, yung activity na ginagawa mo every single day. So, I hope maging klaro sa'yo yan. Kasi kapag naintindihan mo tong sinasabi ko na to, mas mabilis ka talaga magiging top earner. Number 4. By the way, meron akong ginawang e-book na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung e-book na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. Okay, let's talk about strategy. Ano yung strategy mo? Paano mo siya magagawa? So, kailangan meron kayong 5 M's. Yung binabanggit ko palagi. Meron kang CSS. CSS. Specific, effective, step-by-step ethical strategies. Kailangan meron ka yan. Kompleto ka ng skills, kompleto ka ng tools, kompleto ka ng mga bagay na yan. So, kailangan alam mo yan. Pagdating sa team nyo, tanong mo sa mga uplines mo, sa mga mentors mo, itanong mo sa kanya kung paano mo siya mahihit. And yun yung actually pinakamaganda sa lahat eh. Nag-goal ka maging top earner, I'm sure tutulungan ka ng upline mo. Ituturo niya sa'yo yung kailangan niya ituro kasi matutuwa yan. Nag-goal ka ng gusto mo maging top earner eh, di ba? So, kailangan meron ka niyan. Napaka-importante niyan kasi kahit gano'ng karami yung kausap mo, kung wala ka namang effective strategy, nagsasayang ka lang ng oras kung gano'n. And number 5, finally, step number 5 is massive action. Tuloy-tuloy na action. Consistent massive action. So, yan ang pinakang importante. Bigyan mo yung sarili mo ng at least at most, hindi, at least, isang taon straight. Okay? Isang taon straight. Kung sakaling hindi mo siya ma-hit within the time period na sinet mo para sa sarili mo, it's okay. Okay, okay lang yan. Ibig sabihin pa lang nun, meron ka pang mga kailangan pang matutunan. Pero I'm sure, okay, I'm sure, kasi pinag-usapan natin yung top earner, di ba? I'm sure, kapag sinunod mo lang kung ano yung mga sinasabi ko sa'yo, yung mga tinuturo ko sa'yo, yung strategy, yung mga binanggit ko kanina, sa loob ng isang taon, tuloy-tuloy ha, hindi kung kailan mo trip, hindi kung kailan ka nasa mood na gawin yung negosyo, tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, hindi ka man makapasok sa top earner, I'm sure ang laki ng kinikita mo. Okay? Kasi iba't ibang standards ng bawat kumpanya, depende sa laki ng kumpanya, iba't ibang standards ng top earner. I'm sure ang laki ng kinikita mo niyan. hindi ka na yung typical na networker lang. Ang laki na ng kinikita mo kahit hindi ka nakakapasok sa top earner. Possible na nagsi-six-figure ka aman sa loob na sa isang taon kahit hindi mo nahihit yung top earner kasi baka ang taas nga naman ang standard ng top earner nyo. So, iba't iba lang. Nagbigay lang ako ng example kanina, 50,000, 100,000. Nagbigay lang ako ng example pero malay mo, minimum pala sa inyo para makapasok sa top earner, 100K. O, di ba? Pero, let's say, sabihin na natin, hindi mo nahihit yun. Yung pang top 100 is 100K yung kinikita. Hindi mo siya nahihit. Ang nahihit mo lang is 80K, 90K, 70K, 50K a month. Isipin mo yun, hindi pa ba matutuwa nun? Diba, saya-saya mo na nun, for sure. Kahit hindi ka top earner, ang laki ng kinikita mo. Diba? Kaya massive, continuous, consistent action. At least isang taon, tuloy-tuloy mo. And I'm sure, as the time goes by, kasi nade-develop yung sarili mo, nade-develop yung skills mo, nade-develop yung mindset mo, papasok at papasok ka dun, doon ka papunta. Okay, doon ka papunta. Na hindi mo namamalayan, magugulat ka na lang. Diba? Kakahataw mo, tapos bigla kang tinawagan ng upline mo, bro, top earner ka na, sis, top earner ka na. Magugulat ka na lang, nakafocus ka kasi sa activities mo eh. Diba? Actually, yan yung nangyari sa akin before, nung naging top earner ako sa current company ko. Hindi ako makapaniwala. Sabi mo, paano ko nakapasok dito? Diba? Nakapasok ako sa top performer noon, tapos nagtuloy-tuloy na siya. Supposedly, ano yan eh? Supposedly, September, October, November, December, January. So, supposedly, plus 6 months pa yun eh, kung... Diba 18 months plus 6 months pa dapat yun, 24, 2 years dapat. Kaso meron akong isang buwan na hindi ako nakapasok sa top performer, sa top earner ng company namin. Kaya na straight, 6 months na dapat. Kaya nagulit-ulit sa 1 month hanggang naka 18 months straight. Nung mga time na nakapasok ko sa top earner, hindi ko ginugol na maging top earner. Ang gusto ko lang kumita ng malaki. Okay, yun lang talaga yung gusto ko, kumita ng malaki. Wala na akong pakialam sa top earner nung mga time na yun. Okay, gusto ko lang magkaroon ako ng consistent passive income. Pero...
kasi nga ang focus ko is nasa activities, kaya hindi ko namalayan. Nung napasok na pala ako sa top earner, hindi ko namamalayan. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay, maganda pa rin naman yung magiging reward sa iyo kahit di ka makapasok, di ka na normal, kumikita ka na ng mga time na yun. Ayun, makakapasok ka dyan eventually basta consistent ka lang, tuloy-tuloy mo lang ginagawa yung negosyo mo. So ayun, marami kayo natutunan dito sa video na ito. Like mo to kung marami kayo natutunan, and comment mo dyan sa ibaba ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa video na ito. And kung marami kayo natutunan, i-share mo to sa mga members mo, sa mga teammates mo na gusto mo maging top earner din dito sa negosyo nyo, sa network marketing business nyo. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.